Kabanata 16. Si Rizal sa Brussels. Ang buhay ni Rizal sa Brussels. Umalis si Rizal patungo ng lungsod ng Brussels kasama ni Jose Albert at nanuluyan sila sa isang bahay paupahan sa 38 Rue Philippe Champagne. Sa Brussels ay sinimulang sulatin ni Rizal ang El Filibusterismo at nagsusulat din siya ng mga ipinapadalang artikulo para sa La Solidaridad. Naging kasama ni Rizal sa kwarto si Jose Alejandrino at napansin niya ang labis na katipiran ni Rizal sa pamamagitan ng pagkain sa bahay at pagluluto nila ng pansit. Mga artikulo ni Rizal sa La Solidaridad nang siya ay nasa Brussels. A la Defensa, isang sagot sa mapanirang artikulo ni Patricio Escosura. La Verdad para Todos, isang pagtatanggol sa mga katutubong pinuno sa Pilipinas sa mga pamumuno ng mga Espanyol na ang mga Pilipino ay mangmang at tanga. Vicente Barrantes, Teatro Tagalog. Ipinakita ni Rizal ang kamangmangan ni Vicente Barrantes sa tanghalang sining ng mga Tagalog. Una, Profanation. Isang artikulo na tumutuligsa sa mga praile sa pagkakait nito ng mga Kristiyanong libing para sa kanyang bayaw na si Mariano Herbosa. Verdades Nueva. Sinagot ni Rizal ang akusasyon ni Vicente Belloc na ang pagbibigay ng reforma sa Pilipinas ay makakasira sa katiwasayan ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Crueldad. Sa artikulong ito ay pinagtanggol ni Rizal si Blumentritt laban sa paninira ng mga kaaway nito. Diferencias. Kanyang sinagot ang isang artikulo na nanunudyo sa mga Pilipinong humihingi ng reforma. Inconsequencias. Ipinagtanggol niya si Antonio Luna laban sa ginawang paninira ni Mir Diaz. Liento y risas. Mapait na pagpuna ni Rizal laban sa mababang pagtingin ng mga bayarang mamamahayag ng praile sa mga kayumanging Pilipino. Ingratitudes. Isang artikulo na sumasagot sa sinabi ni Gobernador Weyler sa mga taga-Kalamba na huwag magpalinlang sa mga walang kabuluhang pangako ng kanilang mga walang utang na loob na anak. Isa na dito si Rizal. Binigyan din ni Rizal ng pansin ang ortografiya ng wikang Tagalog sa pamamagitan ng paggamit ng K at W at iluwid ang Hispanikong pagsulat nito ng araw at salakot. Dahilan dito ay sinulat ni Rizal ang kanyang artikulo Sobre la Nueva Ortografía de la Lengua de Tagala ng kanyang inilathala sa La Solidaridad. Dito isinali ni Rizal ang akda ni Schiller na William Tell mula sa Aleman sa wikang Tagalog. Sa Brussels ay nakatanggap si Rizal ng masamang balita, ang sumasamang kalagayan ng mga magsasaka sa Kalamba. Nagharap ng demanda ang mga Dominikano para alisin ang lupang kanilang pinapaupahan kay Don Francisco Mercado Rizal. Nararamdaman ni Rizal ang kanyang nalalapit na kamatayan. Nagkaroon ng romansa si Rizal kay Petit Suzanne Jacoby, ang pamangkin ng kanyang mga kasera. Created using Powtoon.